Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 13 ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin, sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang may pangaral ko nang walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauupol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makaikayat ako ng lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalihan lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabikang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Aleluya, aleluya. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw.
alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.